ang nag-iisang magsasaka, ang nag-iisang mangingisda, ang tindera, driver, o sinumang tao, kapag nag-iisa ay halos walang boses, halos walang kapangyarihan. Ngunit kapag nagsama-sama at nagtulungan ang mga may parehong layunin at adhikain, sila ay nagkakaroon ng kapangyarihan at lakas. Yan ang prinsipyo ng kooperatiba. Napatunayan na ng ibang bansa tulad ng Korea at Malaysia na umuunlad ang ekonomiya kapag laganap ang mga kooperatiba. Sa Pilipinas, matagal ng programa ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga kooperatiba sa ating bansa. Upang mamahala at gumabay sa mga kooperatiba sa Pilipinas, itinatag ang Cooperative Development Authority noong March 10, 1990 sa bisa ng RA 6939. Layunin ng CDA na siguraduhin ang paglago ng mga kooperatiba bilang paraan upang lumaganap ang kapayapaan at mabawasan ang kahirapan. Mula sa Central Office sa Quezon City at sa 15 extension offices sa buong bansa, isinusulong ng Cooperative Development Authority ang kagalingan, katatagan, integridad at pagsasama-sama sa pagpapatakbo ng mga kooperatiba. Ang gabay ng CDA tungo sa kaunlaran ay ang Philippine Cooperative Medium-Term Development Plan. Alinsunod sa planong ito, ang pagkakaroon ng social contract with the Filipino people, kung saan isinusulong ang isang bansang umuunlad at nabibiyayaan ang lahat sa pamamagitan ng paghasa sa ating kakayanan at responsabling paggamit ng likas na yaman ng Pilipinas. Upang maatim ang mga layunin ng social contract, nagkaroon ng 5 policy directions. Policy direction number 1, strengthening and enhancing delivery mechanisms of the Cooperative Development Authority. Bilang punong tanggapan ng pamahalaan sa pagsasaayos ng kilusang kooperatiba, ang CDA ay laging kumikilos upang pag-ibayuhin ang serbisyo nito. Bilang katibayan, ito ay nakatanggap ng ISO 9001:2008 certification ayon sa Government-Wide Quality Management Program noong December 12, 2012. Ang ISO 9001:2008 ay isang pangdaigdig na pamantayan na ibinibigay lamang sa mga kagawarang nagpakita ng pinakamataas na antas ng galing sa pamamalakad. Policy Direction number 2, providing an enabling environment for the strengthening and development of cooperatives. Tumutulong ang Cooperative Development Authority di lamang sa pagtatatag ng kooperatiba, kundi pati na rin sa pagsasaayos ng mga problema nito. Ang Bagong Bayan Primary Multipurpose Cooperative sa Llanera, Nueva Ecija ay nag-umpisa lamang sa 30 kasapi na pawang mga magsasaka. Nagsimula ang kooperatibang magpautang sa mga kasapi. Noong 1995, isang kalamidad ang sumira sa 6 na mga kasaping magsasaka at naging dahilan ito sa pagkalugi at pagsasara ng kooperatiba. Sa tulong ng Cooperative Development Authority at ng Land Bank of the Philippines, bumangon muli ang Bagong Bayan Primary Multipurpose Cooperative at sa kasalukuyan ay nananatiling matatag at nagbibigay ng serbisyo sa mga kasapi. Noong 2012, nabigyan ang BPMPC ng CDA Gawad Parangal Most Outstanding Medium Scale Category. Sa Batangas naman, noong 1960, napeste ang mga taniman ng kahel at napilitang lumipat sa pagmamanok at pagbababoy ang mga magsasaka. Upang masiguro ang supply ng pagkaing hayop, itinatag ang Limcoma Multipurpose Cooperative. Mula sa isang inuupahang feed mill, lumaki at umunlad ang Limcoma hanggang sa maging isa sa pinakamalaking feed mill sa buong Batangas.
Policy Direction Number 3, Ensuring Local and Global Competitiveness of Cooperatives. Ang Tagum Cooperative sa Tagum City, Davao del Norte ay ginawaran ng Cooperative Development Authority ng Most Outstanding Large-Scale Cooperative dahil sa dami ng mga miyembro at laki ng kita at assets nito. Alaga ng Tagum Cooperative ang mga miyembro nito sa aspeto ng pagnenegosyo, edukasyon, kalusugan at iba pa. Ang Tagum Cooperative ay nasa billionaire category na may 2 bilyong piso ng assets at higit sa 80,000 miyembro. Ang Tagum Co-op ay nakatanggap ng akreditasyon mula sa Finance Organizations Achieving Certified Credit Union Standards at sa World Council of Credit Unions dahil sa kanyang matatag na estadong pinansyal. Sa bayan naman ng Panabo, Davao del Norte, ang Panabo Multipurpose Cooperative na itinatag noong 1965 ng isang pare at 15 leader paroko ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mamamayan ng Panabo at karatig na lugar. Ang PMPC ay isa ding Focus Accredited na kooperatiba, kaya't nakakasiguro ang mga kasapi ng matatag at pinakamodernong serbisyong pananalapi. Policy Direction Number 4, Promoting Cooperativism as the Vehicle for Social Transformation for People, Planet, Prosperity, and Peace. Tingnan natin ang Lamak Multipurpose Co-op sa bayan ng Lamak, Pinamungahan, Cebu. Sino ang mag-aakalang noong 1973 ay ni walang kuryente, tubig o daan ang barangay Lamak? Ngunit ngayon, ang barangay na ito ay isang maunlad na lugar. Naging susi ang Lamak Multipurpose Co-op sa pagbangon sa kahirapan ng barangay. Sa tulong ng pamahalaan at ng Cooperative Development Authority ng LMPC, nabigyan puhunan at hanap buhay ang mga mamamayan ng Lamak at ng iba't iba pang lugar. Ang Lamak Multipurpose Co-op ay isa sa pinakamalaki sa bansa na may libu-libong miyembro at milyon-milyong mga assets. Ang Pandi, Bulacan ay kilala sa paggawa ng mga barong at terno. Ngunit laging hirap ang mga mananahi sa pag-angkat ng tela at sinulid. Ngayon, ang bagong Barrio Multipurpose Cooperative ang naniniguro na ang mga kasapi nito ay may sapat na materyales na nakukuha sa murang halaga. At sinisikap na makilala ang produkto ng kooperatiba sa buong bansa. Sila ay ginawaran ng Cooperative Development Authority ng Most Outstanding Cooperative Medium Scale Category noong 2013. Sa Calapan, Oriental Mindoro naman, itinatag ang CalSEDECO noong 1970 upang mangalaga sa kapakanan ng mga trabahador sa Calapan Port. Maraming negosyo ang CalSEDECO sa Pantalan tulad ng Roro, Weighbridge Operation, Porterit, at Line Handling Services. Ang mga kasapi nito ay nagtatamasa ng maraming benepisyo at serbisyo mula sa kooperatiba. Ang CalSEDECO ay ginawaran ng CDA ng gawad parangal Most Outstanding Cooperative Medium Scale Category noong 2012 at ng Special Citation for Exemplary Environmental Protection and Conservation Program noong taong 2013. Ang kabuhayan at kapakanan ng ating mga sundalo naman ang pinangangalagaan ng Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative o PAFCPIC. Itinatag noong 1981 sa Fort Bonifacio ang PAFCPIC. Ngayon ay mayroong higit sa 75,000 miyembro at higit sa 6 billion pesos in assets.
Ang sari-saring serbisyo at mga negosyo ng kooperatiba ay nagpapaganda ng buhay para sa mga sundalo at kanilang mga pamilya. Policy Direction Number 5, Mainstreaming of Cooperative Membership. Naniniwala ang Cooperative Development Authority na kapag marami ang serbisyong ibinibigay ng isang kooperatiba at tumutugon ito sa pangangailangan ng mga tao, mas dumadami ang mahihikayat na sumapi dito. Tulad na Aurora Integrated Multipurpose Cooperative sa Zamboanga del Sur, itinatag noong 1967 ng mga paring Columban. Nagsimula ito sa 44 na kasapi na merong 400 pesos na kapital. Nang ang AIM Co-op ay nakipagsanib sa isang rural bank noong 1988, lumaganap ang serbisyong pananalapi nito tulad ng pag-iimpok, pautang at iba pang gawaing pambangko. Ngayon, humigit sa 100,000 na ang kasapi ng AIM Co-op. Dahil dito, ginawaran sila ng CDA Gawad Parangal 2012 Best in Membership Growth and Expansion. Sa San Dionisio, Parañaque City, Metro Manila, naging haligi sa kaunlaran ang San Dionisio Credit Cooperative. Itinatag noong 1973 bilang isang community cooperative, ang SDCC ngayon ay nangangalaga sa mga kasapi nito patungkol sa pananalapi, edukasyon, kalusugan, negosyo at marami pang iba. Aktibo din ang SDCC sa mga isyung panlipunan sa lugar nito. Napakarami din ng serbisyong inihahatid ng Sorosoro Ibaba Development Cooperative ng Batangas. Bukod sa paiwi o contract growing ng baboy, meron ding communal pig farm, fertilizer production, biogas plant, at iba pang serbisyo sa mga nag-aalaga ng baboy. Ang CDC ay mayroon ding supermarket, cable TV service, gas station, at savings and loans facilities. Nakapagtayo din ito ng isa sa pinakamodernong feed mill sa bansa na may output na higit sa 9,000 sakong feeds sa araw-araw. Dahil sa CDC, umunlad ang kabuhayan ng libu-libong kasapi nito sa buong Pilipinas. Ang layuning maparami ang mga kasapi ng kooperatiba ay natutupad kapag nakipagsanib-puwersa ang CDA sa iba't ibang sangay ng pamahalaan tulad ng Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority, at iba pa. Mas dumadami ang serbisyo, mas lumalaki din ang sumasapi sa mga kooperatibang ito. Katulong ng mga kooperatiba sa pag-unlad, ang National Confederation of Cooperatives o NACCO, itinayo noong 1997 bilang isang secondary co-op, layunin ng NACCO na magbigay ng pagsasanay at kaalaman sa mga miyembro nitong primary cooperatives. Noong Disyembre 2013, mayroon ang humigit sa 23,000 iba't ibang kooperatiba sa bansa para sa mga kasapi at sa kanilang mga pamilya. Naging daan para sa kaunlaran ang pagsapi sa kooperatiba. Sa pagkakabuklod-buklod ng ating mga kababayan, nagkaroon sila ng boses upang sila'y marinig, lakas upang sila'y magkatulungan sa pag-unlad. Matatag na ang kabuhayan namin nang dahil sa Coop. Umunlad ang negosyo namin, buhat na sumali kami sa kooperatiba. Hindi dahil sa Coop, hindi ako makakapag-aral. Maraming salamat sa kooperatiba. Ang kooperatiba ang inaasahan namin para sa kalusugan ng aming pamilya. Pati kalikasan na alagaan ng kooperatiba namin. Para sa isang sundalo, malaki ang naitutulong ng kooperatiba. Layunin ng Cooperative Development Authority na makita ang isang bansang mapayapa at maunlad. Sa pagtutulungan ng ating mga pinuno, mambabatas at mga kooperatiba,
magsasama-sama din tayong lahat sa tagumpay ng bayang Pilipinas. Sumali na tayo sa Kilusang Kooperatiba, sa pangungunan ng Cooperative Development Authority at sa pagsisikap ng mga kooperatiba, gaganda ang ating kinabukasan. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na sangay ng Cooperative Development Authority o tumawag sa telepono bilang 725-3764.